Boss, 318 yung grab fare nyo. Ah, sige kuya. Gcash ko na lang. May Gcash kaya? Meron kuya. Sige kuya. Sunod kwento na ulit kita. Ayun, maraming salamat. On na ako, boss. Thank you. Sige. Oh, kuya! Ba't ngayon ka lang? Basta, dami lang pinagawa. Daming pinagawa? Isan? Basta, sorry lang yan. Nag-emergency meeting lang kanina tapos napa-extend na naman kasi may tagtag pang pinagawa. Hassle nga. Ah, ganun ba? Parang layo na lang ginagabi dyan sa org na yan. Si Papa nasa loob kayo na kapay naantay. Kumain ka na ba? Oh sige, di bali may tira pa namang ulam pati kanin dun. Ano, tara? Sige lang, sunod na lang ako. Mabawa muna yung gamit ko. Sige. Ay, kala ko hanggang pala sa is lang kami. Nakabot pa kami ng alas 8 ang trip na yan. Pucha, pagod na ako. Dumagdag pa yung grab na sinakyan ko. Ang daming gada. Gusto ko lang naman magpahinga. Hoy! Kuya! Labas ka na dyan! Kayin ako ba tinatawag ni Apaps? Kumain ka na raw! Oo na! Oo na! Ang ingay mo, ikaw na naman eh! Ingay mo mukha mo! Atabs lang kita eh! Bilis na! Bumaba ka na! Ako pinapagalitan ni Papa dahil sa'yo eh! Oo na! Bababa na! Teka lang! Bibihis lang ako saglit! Ulit mo eh! Talaga! Oh, wala ba yung naantay ako ni Papa? Nasaan na siya? Ah, oo, may tira pang ulam dyan. Ha? Huh? Pinagsasabi mo? Sabi ko, nasaan na si Papa? Ah, alam ko, tinatanong mo kung may ulam pa eh. Antayin mo lang, baka nagsiyar lang yun. Kakalaro mo, nabibingi ka na. Tsaka to nga, kumakain na ako. Ba't ko ba itatanong kung may ulam? Oh, chill ka lang kasi. Minit na naman ulam mo eh. Tsaka mamaya, maayos-ayos ka pagdating ni Papa. Mukhang wala sa mood yun dahil sa trabaho. Oh, Jello, bago itong ka pa. Kung gusto pa kumain, sabayan mo na to. Sige lang pa. Iwan nyo na lang dun sa lababo. Ako na mag-uugas ng plato mamaya. Raulo, natanong kita kung gusto pa kumain para... Sabay mo itong kuya mo. Ah, ala ko, pinapahugas niya na naman ako ng pinggan eh. Di na pa. Dami-dami ko na rin nakain eh. Tsaka ano ba? Can't you see I'm playing rap with my friends right now. Can't you see I'm playing? Eh kung patukan kaya ka dyan? Mamaya, puro babae ang inaatupag mo dyan eh. Ito naman si daddy eh, di mabiro. Pareho kayo na ito ni kuya eh, yung iinit ng ulo. Nagmumukha tuloy akong ampun. Dapat ba mainitin din ulo ko? Yung kultokan kaya ka na dyan. Tinadami mo pa ako eh. Tsaka nung nagbumukha, ampun ka talaga eh. No? Daddy oh, inaasar ako. I'm being harassed. Oh, Rico, dyan ka na pala. Buti na nga, nagbala ka pang umuwi. Hindi ka ba nagaling? Ah, nag-ano lang kasi kami kanina. May emergency lang, tas may pinagawa na naman dun sa work namin. Sus! Kuya! Wala kang maluloko dito. Di naman sa org yung ginagawa mo eh. Manimik ka nga! Ang ingay mo eh! Malakas pa trash talk mo kaysa sa damage mo eh. Kaya talunan eh.
Tuwan, tapong mo ah. 1v1 na lang kasi tayo. Wala ka naman sa akin eh. Kielo, huwag ka kang bastos. Nag-uusap kami ng kapatid mo, diba? Tignan mo, pama ka talaga. Org na naman? Diba nung isang linggo, gabi-gabi ka din nakawi dahil sa org meeting na yan? Eh, wala eh. Ganun talaga. Buti pa nga tong kapatid mo. Kahit mukhang loko-loko, nakaka-uwi ng maaga. Eh, wala eh. Di naman ako yung nagdi-dismiss sa amin eh. Di nagdi-dismiss. Eh, sigurado ka bang para sa org yung ginagawa mo? Mamaya, naglalakwatsa ka lang kasama tropa mo. Anong lakwatsa? Buong magdamag ako nagpapagod para sa org, tapos sasabihin... Tapos ano? Gagala ka kasama tropa mo kung saan-saan? Heh, siguraduhin mo lang para sa org yung ginagawa mo, ha? Teka lang, di ako makapokus. Doon na nga muna ako sa sala maglalaro. Ano? Baka sabihin mo nagka-cutting ka, nagka-home shop. Huh. Di na magugulat kung may matanggap akong tawag galing sa principal nyo. Tsaka, matanong ko lang sa'yo, Rico. Gaano ba kahirap umuwi ng maaga, ha? Gaano ba kahirap sundin yung napakasiping bagay na yun? Tsaka, alam mo, Rico, hindi porket tumatanda ka na eh, kaya mo na akong bastusin ng ganito. Tandaan mo na sa pamamahay kita, ako yung masusunod. Wah, pwede ba? Huwag ngayon. Ano? Sasagutin mo ako? Tigil-tigilan mo nga ako. Huwag mo akong sinusubukan. Alam ko na yung style nyo. Pinagdaanan ko rin yan. Kung kala mo madadaan mo ako sa org-org na yan, pwes, huwag ako, Rico. Ako, ilang oras ako nagtatrabaho para isang araw para mapag-aral ko sa isang paaralan. Tapos, ganito isusukli nyo sa akin. Putya, huwag yun naman sayang yung pinagpaguran ko sa inyo. Pagod na ako. Ano ba pa? Kung pagod lang pinag-uusapan natin, pagod na din ako. Hindi naman ako umuwi ng alas 8 para magala o maglakwatsa sa labas. Hindi mo naman talaga alam yung totoo nangyayari sa akin eh. Masagot ka pa? Tigil-tigilan mo yung bunganga mo? Sumasobra ka na. Hindi naman katapin nalaking ganyan ah. Tsaka, isa pa, Rico. Hindi ako nagkulang sa pagpapalaki sa inyong kapatid mo. Alam mo yan. Alam mo, ayaw kong sabihin to ha, pero simula nung mawala si Mama, wala nang nakinig ko nakaintindi sa akin dito sa bahay na to. Pagod na ako yung paliwanag sarili ko sa inyo. Tapos imaginin mo, pinigilan mo may oras ako para maglakwatsa kung saan-saan. Pucha, please lang! Kailan ka ba makikinig sa akin pa? Yun na. Nawalan na ako ng gana kumain. Hoy, Rico! Saan ka pumunta? Nag-usap pa tayo, di ba? Ito. Ito yung problema ko sa pamilya. Umuwi lang ng gabi, napagbintangan na kung ano-ano na pinagagagawa ko. Ano bang di nyo maintindihan sa ginabilang ng uwi? Ito kasi yung hirap sa inyo eh. Palaging nauuna yung sarili nyo. Niayaw nyong magpakumbaba at makinig sa kwento ko kung bakit nga ba ako ginagawin ng uwi sa unang lagay. Simpleng pakikinig na nga lang hinihiling ko. Ikakasakit ba ng pride nyo yun? Di nyo ba talaga ako kayang intindihin? Onting-onting haba lang ng pasensya para naman magkaintindihan tayo ng maayos. Ano? Ganito na lang ba tayo palagi? Uy, dyan na pala si Kuya. Oh, Kuya. Good morning. Ayos ha. Muta-muta ka pa dyan ha. Magang umaga, Jello. Tigil-tigilan mo nga ako. Ito naman, nag-aaga. Ngayit na naman ang ulo mo. Ikaw, batukan kaya kita dyan. Teka, ano yung kinakain mo? Salt bread, tsaka yung cheese whiz. Bakit? Ito pa, English-English pa. Salt bread pinagsasabi mo. Pandesal lang yan, ingot. Pahingi nga ako. Yan, kuha ka dyan. O gusto mo rin ba ng cheese whiz? Ah, minabot mo na yan. Oh, buti pa yung mukha ng cheese whiz na ngiti. Ikaw, yung mukha mo mukhang nakasimangot eh. Oo na, ang dami mo nang dada.
Parang grab driver ko kagabi. O Rico, andyan ka na pala. Good morning sa'yo. Good morning din. Pa, yung tungkol nga pala sa kagabi. Sorry. Ha? Kagabi? Ano ba nangyari kagabi? Nakalimutan niyo na ba? Di ba nagkasagutan tayo kagabi dahil sa gabi na naman ako nakauwi? Ah, oo. Gabi ka na nakauwi. Pero wala akong naalala yung kasagutan tayo, Rico. Ah, oo. Ako'y naghugas kagabi. Sir Raulo, sabi ko, Rico, hindi Jello. Eto, puro ka na naman laro eh. Bakit ba pa? Wala kasing pakilamanan ng trip. Teka. Di ba nag-away tayo kagabi? Paano di mo maalala pa? Pinagtitripan niyo ba ako? Anak, di ka namin pinagtitripan. Di ba nga, umakyat ka sa kwarto tapos di ka na ulit mo ba? Na hindi na kita nakitang kumain eh. Huh? Kinatok pa nga ako ni Jello eh. Ang sabi niya sa akin na anak mo raw ako. Huh? Anong kinatok? Eh kung katuking gulo mo dyan eh, nandadamay ka pa. Okay ka lang ba Rico? Baka naman, matinding gutom lang yan. Huh? Di na ata pinagising sa kapatid mo kasi naisip ko, baka pagod ka sa biyahe pati sa ginawa niya sa school. Oo, napagod ako pero ang alam ko talaga may nangyari kagabi. Ewan ko ba, ang gulo? Baka naman kasi, nakainom ka lang kagabi. Anong nakainom? Ikaw nga itong di nagpapaalam kay Papa pag umiinom eh. Ano ba to? Parang di ka naman kapatid eh. Oh, di bale. Kaya mo na lang yan. Kung gusto mo pa, marami pa dun. Pakao mo na lang kay Jello. Sige pa, ako nakukuha. Pero, sigurado ba talaga kayong walang nangyari kagabi? Ang alam ko kasi talaga, nagkasagutan ba talaga tayo ng malala eh. Alam mo, wala nga talaga nangyari kagabi. Diba nga, nakatulog ka na tapos di ka namin pinagising? Baka naman, masamang panaginip lang yan. Oo nga kuya. Tignan mo naman suot mo, naka-uniform ka pa rin. Papahinga ka na nga lang, di ka pa nakapagpalit ng damit. Diyan pa yung mga mantsa mo. Alo? Nagpalit ako kagabi ah. Di ba tinawag mo pa nga ako? Ay ewan, malay ko ba sa'yo? Tiyah, itong dito na ako. Di ko na maalala ang nangyari kagabi. Kakain na nga lang ako. Oo, ikain mo na lang yan. Baka nadala ka lang talaga sa matinding pagod. O eto, pandesal tsaka cheese whiz. Kuha ka pa. Okay lang pa. O eto, dandahan mo lang ha, baka matapon. Alam mo tong kapatid mo, di naglilinis. O anak, parang madalas na yung pag-uwi mo ng gabi ah. Mukhang busy-busy ka sa school. Kwento ka naman. Ikaw, iti-iti mo dyan. Tara, 1v1 tayo, ano?